isang taon pa bago ang 2023 FIBA Basketball World Cup. Pero ngayon pa lang, pinasabik na ng Gilas Pilipinas ang kanilang fans matapos tambakan ang Saudi Arabia kagabi. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Garen Elorde. Manalo-matalo, Gilas Pilipinas pa rin. E panalo pa nga kontra Saudi Arabia. E di lalo na. Jam-packed sa dami ng supporters ang MOA Arena kagabi. Halos 20,000 ang pumunta. Samang mo pa si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, Jordan Clarkson! Marami sa kanila gustong mapanood ng live ang basketball idols gaya ni na Jordan Clarkson at Kai Soto. The game was really good. I was really excited to watch Jordan Clarkson play finally for us, and yeah, it was a good win. Pero ang saya sa panonood ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, di lang ramdam sa loob ng MOA Arena. Jordan Clarkson, Clarkson, quick trigger. We see with Kai Soto. And Kai Soto uses all that height for the jam! Si Mario, tutok na tutok sa One Sports, masuportahan lang ang pabansang koponan ng Pilipinas. At dahil nanalo nga ang Gilas sa score na 84-46, sulit na rin nga daw ang panonood sa kanilang terminal. Hindi talaga ako bumiyahe nang nag-start yung laro. Para sa mga fans na nagtatanong, ano nga bang ginawa ng Gilas Pilipinas kontra Saudi na di nila nagawa noong Biyernes kontra Lebanon? Sabi ni Kinito Henson, a lot of positives in the Philippines' 38-point blowout win over Saudi Arabia, because I thought our defense clicked. That assist to turnover ratio, very, very good. If we had 50 turnovers against Lebanon, believe me, we would have beaten that team. Ang napanood natin, patikim pa lang para sa mga mangyayari sa FIBA World Cup sa 2023. Isang taon na lang, pasiklaban na ng mga pinakamagagaling sa larangan ng basketball. Papatalo ba tayo mga Pinoy? Siyempre hindi, kaya patuloy lang ang suporta para sa Gilas Pilipinas. Mobile Journal, Garen Elorde po. Hatid ang mukha ng balita.